dilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Atin pong special na wine-welcome ang mga pilgrims mula po sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Most especially yung ating mga pilgrims na overseas Filipino returnees na ngayon ay magpapasko dito sa Pilipinas na galing sa iba't ibang parte ng mundo. Amerika, Canada, Europe, lalo na po dyan sa Italia, Spanya at dito rin sa malalapit na bansa sa Asia. Hong Kong, Thailand, Taiwan at marami pang iba. Kayong lahat na galing pa sa iba't ibang bansa na nagsadya rito upang maging bahagi ng pagdedebosyon kay Santo Padre Pio at mga devotees ni Padre Pio. Ipinagdadasal po namin kayong lahat. Kasama po ng pagdarasal natin sa mga may sakit nasa kani-kanilang tahanan na hindi natin na makasama sa pagdiriwang ng banal na misa. Special prayer intention po para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon on the Feast of Our Lady of Guadalupe, lalo na po kay Tatay Guadalupe Andaya na nagdiriwang ng kanyang 92nd birthday at yung lahat po ng nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon para sa ating mga mahal sa buhay at mga humihingi sa atin ng panalangin, sama-sama po tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga nagawang paglabag sa kautusan ng Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo ay nawalan ng pag-asa at pananampalataya sa Kanya. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipalagpag kaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan namin sa pagdalangin
Nang laging birheng si Santa Maria ang mahal, ngayong aming ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan, ang kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. Kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhati ang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at papasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, suma sa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugutita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo at wina. Ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroro ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob, magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal lang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao.
sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayon po, katulad ng aking nabanggit, ay kapistahan ng Our Lady of Guadalupe. Isa sa pinaka maraming devotees, aside from Fatima and Lourdes, Our Lady of Fatima and Lourdes. Ayon po sa datos, ang Our Lady of Guadalupe ang pinakamaraming pilgrims taon-taon sa buong mundo. At marahil, ilan sa inyong naririto ngayon ay nakapunta na dyan sa lugar na yan. Ang debosyon sa mahal na Birhen ng Guadalupe ay popular din po dito sa atin sa Pilipinas. Marahil, hindi lamang doon sa pagiging ina ng ating mahal na Birhen sa ating lahat bilang mga binyagan. Alam naman natin kung gaano kalakas ang debosyon natin sa mahal na ina. In particular nga, sa tawag na Our Lady of Guadalupe, hindi lamang sapagkat madali tayong makalapit sa kanya bilang lahat tayo ay nanggaling sa sinapupunan ng isang ina. But most especially dahil dun sa kanyang iniwang salita, am I not your mother? Napakalalim nung kahulugan noong sinabing yon. Unang kahulugan yan na maganda nating tingnan ay yung am I not your mother, therefore, hindi tayo dapat mag-alala. Hindi tayo dapat makonsume ng mga worries, problems, and anxiety sa buhay because we have a Mother of Guadalupe na pwede nating takbuhan sa mga oras na puno tayo ng alalahanin sa buhay. Ang kailangan natin ay tiwala sa Diyos at sa Kanyang maternal intercession. Mga kapatid, baka marami sa inyo ngayon, kasama na yung nasa ating o sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, na hindi na makita ang ganda ng buhay, hindi na makita ang ganda ng pagsikat ng araw, hindi na malasap ang panibagong saya ng buhay dahil ang puso natin at ang isip ay puno ng pag-aalala. At maganda ang paalaala sa atin ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Am I not your mother? Meaning we can always run into her and seek her intercession sa lahat ng mga problema at alalahanin sa buhay natin na kung minsan ay pumapatay sa ganda ng buhay natin as such that nawawalan tayo ng pag-asa at hindi natin na-i-enjoy ang kasalukuyan. Marami sa atin ang ganyan. Marami sa atin ang maliliit na bagay ay inaalala. Marami sa atin ang pwede namang i-let go ang mga bagay na nagpapabigat sa ating buhay pero pinipili ang lungkot, ang pag-aalala, ang mga alalahanin and worries and anxiety sa buhay over and above experiencing the joy of life.
Kaya nga, ang paalaala ng ating mahal na inay, am I not your mother? Alam natin ang mga ina ay palaging nandyan para alalayan tayo sa ating mga pangangailangan sa buhay. Alam natin na hindi tayo matitiis ng mga ina natin sa tuwing tayo'y nangangailangan kapag ka may sakit, kapag ka may problema at alalahanin sa buhay, natatakbuhan natin sila. Ganun din ang mahal na ina, lalo na ang mahal na ina ng Guadalupe. At marahil, ang kanyang paalaalang yan ay bunga ng kanyang karanasan din. Nung ipahayag ng Anghel Gabriel ang magiging role niya sa pagliligtas ng tao, hindi malayo na ganito din ang kanyang naramdaman dahil hindi niya alam ang mangyayari sa kanyang buhay. Biglang naglihi ng sanggol na wala naman siyang pakikipagrelasyon sa lalaki. Bunga nga lamang ng pahayag ng Anghel Gabriel na siyang napili at kinasihan ng Diyos para maging ina. Na noon, ang kapatawarang parusa ay kamatayan. At sino ang hindi mag-aalala sa ganitong sitwasyon? Pero anong magandang ginawa niya para manatiling tapat at sumusunod sa kalooban ng Diyos? Pinili niya na alamin at linawin ang bunga ng kanyang mga pagkatakot at pag-alala, at higit sa lahat, nagtiwala sa Diyos sa oras ng mga pagdududa. Mga kapatid, ngayong umagang ito, baka nandyan din tayo sa ganyang estado. Huwag tayong padala sa mga pag-aalala, worries, problema sa buhay, sapagkat ang lahat ng yan ay lilipas, ang lahat ng yan ay mawawala. Ang lahat ng yan ay pumapatay sa ating pagkakataon na ibinibigay ng Diyos upang tayo'y maging masaya sa buhay. Piliin natin ang pag-asa. Piliin nating maging positibo sa buhay. Piliin nating maging masaya. Dahil nandyan ang mahal na ina para gabayan tayo at ilapit sa Diyos na nagsabing, am I not your mother? Sa tuwing tayo ay matatakot na harapin ang konsekwensya ng mga maling pagpili natin sa buhay na nagdadala sa atin sa ating mga pag-aalala, una nating gawin ay magtiwala sa Diyos. Ikalawa, hingin natin ang pamamagitan ng mahal na ina upang sa ating pagtakbo sa Kanya, tayo ay makatulad niyang higit na nagtiwala kaysa mawalan ng pag-asa sa buhay. Magtiwala tayo sa Diyos na hindi tayo pababayaan sa gitna ng mga hamon natin sa buhay, at ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin sapagkat nandyan siya at ang mahal na ina upang akayin tayo sa buhay na makabuluhan na nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng pagkakataon para tayo'y maging tunay na mga anak ng Diyos na hindi nag-aalala kundi nagtitiwala sa Diyos na siyang dahilan kung bakit kailangan nating maging positibo at masaya bilang tinawag na magpahayag ng kaligtasan at mabuting balita ng kaligtasan.
Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng buong Diyos, puso'y linisin ng lubos, tuwa't galak isalog sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang Mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pag-ita na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan na italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayon po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Narating ang inyong Diyos, inyong makikita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang,
Ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran. Ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralgina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store, at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismo pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa Digalyo mula December 16 hanggang December 24 ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi mula sa December 15 hanggang December 23 sa ikalima ng hapon, maliban sa December 17, araw na Linggo. Ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring paggabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapalang bukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.